Hello mga kosa, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome dito sa aking YouTube channel mga kosa. At ngayon eh, tuturo ko sa inyo kung paano tayo mag-operate ng auto drive ang forklift. Para sa mga hindi pa nakakalam eh, panoorin nyo lang itong video ito at pa hanggang matapos para alam nyo kung paano mag-operate, paano mag-drive, tsaka kung ano ang dapat gawin para may matutunan kayo. Kaya umpisa tayo mga kosa. Ngayon mga kosa, papakita ko sa inyo paano gamitin to. Pero siyempre bago tayo mag-start na magpandar o gumamit nito, kailangan si-check ko muna yung buong makina. Pero nung unang video ko, gumawa na ako ng video na how to check. Kaya ang gagawin ko, ilalagay ko na lang yung link sa baba para tingnan nyo. Siyempre check nyo muna bago nyo pandarin. Pusa tayo mga kosa. Ibig sabihin yan, 5-ton itong ating forklift na gagamitin. Kasi 5-0 nakalagay, Caterpillar siya. Yan. Siyempre, ignan nyo muna. At ngayon ay pupunta tayo sa dito sa, ito yung manibela, ito yung kanyang handbrake. Pero ang una sa lahat, siyempre, ito pala ang lagi nating tatandaan mga kosa. Sa pagdadrive natin, kailangan siyempre nandun yung preno. Ito ang preno. Pag pinapakan mo yung isang preno, dalawa sila. Nadidiin, di ba? Nakikita nyo. Pero pag isa lang, ito lang. Isa lang siya. Ito, pag inapakan mo to, full stop siya. Pagka marayo ang biyahe mo at mabilis, preno ka dito para hindi siya magpo-full stop. Ito naman yung accelerator. Kaya napakahalaga nito na malaman nyo mga kosa na may pagkakaiba ang dalawang preno na ito. Ito niya, ito mga cambio, ito yung sa ilaw, ito yung cambio niya pag atras abante. Tsaka una-una, siyempre check yung mga side mirror, kung okay, check na yung side mirror kung saan mo nakatapat sa likod. So, bago tayo mag-start, kailangan naka-handbrake yan. Hindi yan mag-start pag hindi naka-handbrake. So mga kosa, dito tayo sa ating para mag-diesel. Tingnan natin, ayan. Ipihitin muna natin yan para mag 0-0. Tapos siguro alam nyo na to na sa natin dito yan. So ito na, then i-open lang natin to. Tuloy-tuloy na yung takbo niya, magkakaroon na siya ng nakabit muna natin to. Okay, wait lang. Okay, full na. Then ngayon, tanggalin natin ang handbrake. Huwag kakalimutan lagi ang handbrake. At tatas na tayo. Tatas natin ang blade. Titingala ng konti. Laging tatandaan na kailangan ng blade hindi sumasayad sa lupa. Itong dalawang button, pag gusto mo na mabilis, pang karera ito. Pag gusto mo lang normal lang, pagong. Ngayon, alam nyo na mga kosa. Kung paano gamitin ang forklift, paano i-drive, paano i-operate. Kaya, pwede na tayo mag-operate. Papakita ko sa inyo kung paano mag-operate at makita ko sa inyo. So mga kosa, ito na, iangat natin pagpaganyan, iangat natin yung kanyang nasungkit, nakapatong sa blade, materyales.
At pagpaganon, pupush, bababa, bababa siya. Pag-view ko naman, baka malaglag, buko lang. Kasi tingala natin para hindi siya malalaglag. Siswing natin yung kaliwa at kanan. Pagkaliwa naman, pagkanon. Pagka medyo lace siya, hindi siya pantay, hindi siya level. So mga kosa, I hope na may natutulang kayo ngayon sa aking ginawang video. Maraming salamat.